is ako. Ako. Ang greatest asset para maging successful kayo sa networking is hindi yung kanino group ka napunta. You know why? Kasi kahit sinong apply mo, kahit pang apply mo yung pinakamagaling sa lahat, kahit anong klaseng program na ibibigay sa'yo, kung ikaw mismo, yung asset ng ikaw, eh kulang, hindi mo rin ma-reach yung success na gusto mo. Nakuha niyo ako? And, ganun din, kapag kahit wala kang apply, kahit hindi magaling apply mo, pero ang asset mo is ikaw pa din, kayo pa rin mag-succeed ka. Yes. Ang big difference lang, napapabilis, napapagaan, napapabilis kapag mayroong programa at plano yung team mo o yung group mo. Tama? Yes. You know, yun ang ginagawa ngayong apply nyo. So, when you're going to talk about I, ako, ang question lang dito yung pinaka first question is, handa ka ba talaga for 2017? Yan ang question dyan eh. Kasi, maraming tao, kaya hindi na sasaksin sa buhay, hindi sila handa. Nakuha niyo ako? Yes. Kailangan handa ka, hindi lang yung sa salita, yes, handa! Ha? Power, handa ako! Pero, actually, hindi naman talaga handa. Pag sinabi handa, handa ka mentally, emotionally, handa ka rin sa tools na meron na kailangan ka, lahat ng tools na kailangan mo. Isa din, hindi lang pwedeng mental ang handa ka. Kung baga sa school, siyempre dapat nagbayad ka ng tuition fee. Nakuha mo? Nay, handa na ako, pumasok! Teka, anak, di ka pabayad. Nakuha mo ako? Hindi ka pwedeng pumasok na walang uniform. Hindi ka pwedeng pumasok na walang libro. Nag-guess yung point ko? So, sa lahat ng aspeto, dapat handa ka. And, hindi ko makakalimutan yung isang story. Isa ko ng story. Okay, naikwento ko naman before eh. Pero gusto ko yung story ito. About, may dalawang bata, 10-year-old. And, may mga researchers na tinitignan nila ano ang difference ng isang bata? Bata to ha, mind nyo ha, wala pang masyadong alam sa mundo. Pero ano magiging reaction nila kapag ang isang bata ay optimistic, yung isa naman ay pessimistic. So dito pala, makikita mo na anong future ng bata based sa character niya. Nakuha niyo ako. So dito, from here, ay tatanungin mo sa sarili mo, ano ba ang character ko based sa mga nangyayari, magiging reaction ko based sa mga pangyayari sa binigay sa akin. So, itong researcher na to, pinasok niya muna yung pessimistic. Alam niyo ba ibig sabihin ng pessimistic? Ano pessimistic? Sabi niyo ba? Okay. Sino yung mga negative ko mag-isip? Okay. Pinasok yung pessimistic sa loob ng isang kwarto. Ang common sa dalang batang to, ang favorite nila is yung pony. Alam niyo yung pony? Yung laruan na... pag siya yung pony, maliit na kabayo. Yan. Ang favorite nilang laruan, pony. Yan ang common sa kanilang laruan. So yung isang bata, yung pessimistic, pinasok na yung isang kwarto na punong-puno ng laruan. Talagang lahat daming laruan. Except pony. Lahat ng mga sophisticated, modern, latest na laruan andun sa kwartong yun. Except yung favorite niya, yung pony. Nag-guess siya ako? So pinasok siya dun. So syempre, bata, paglaruan, ano maging reaction? Masaya. Masaya! Wow! Grabe! Buong kwarto, laruan, lahat ng high-tech nandun, latest nandun, pati pambabakay nandun, kaya nalaki siya, pati pambabakay nandun na rin. Kumpleto. For 10 minutes, in-observe yung bata. In-observe siya. Dali yun yung kwento. Nalimutan nyo na. Hindi kayo matin-training. In-observe ng bata, in-observe ng researcher yung bata. In-observe ng bata yung researcher. In-observe ng researcher yung bata. Yun. After 10 minutes, lumabas yung bata ng kwarto. Malungkot. So, interview ng kwarto, researcher, what happened? I'm sad. Why are you sad? Pony is not there. Malungkot. In spite of all the toys na nandun doon, hindi niya na-appreciate. Bakit? Kasi yung gusto niya, wala. Ganon simple. Sumunod na bata, pinasok din, pero detailed room. Ito naman, yung optimistic. Positive. Pinagsus sa kwarto na puno-puno ng tahi ng kabayo. Walang kabayo, tahi lang. Tinan nyo nga yung katabi niya kung tahi. Nakatahi na ba yan? Ano na video? Hindi siya nakatahi, siya yung tahi. Biro lang. Inigisip ko lang ba yun? Kasi may nakita ko lang. Nakatahi lang ba yung tahi? Biro lang. So pinasok yung bata ngayon. Puno-puno ng tahi. Pero ito, positive. Wala pa hong 1 minute, nagwawala na yung bata, lumalakas.
kinakatok na yung pinto. So nagulat ngayon yung researcher, ba't nagwawala yung bata? So, let me out of here! Let me out of here! So binuksan yung pinto ngayon. So what happened? What happened? Bigyan niyo ako ng pala. Bigyan niyo ang pala. Anong gagawin ko sa pala? Sa dami ng tae ito, ng kabayo, imposible yung walang kabayo. Nabaon yung kabayo dito. Nakuha niyo? Ang lalita niya, tae. Tae. Manure. Negative. But then, in spite of it, ang hinahanap niya, nakita niya yung positive. Sa dami ng tae nga naman yun, panama may kabayo. Malamang nabaon yung kabayo, di ba? Ganun yung positive. Tayo, iba-ibang sitwasyon natin sa buhay. Pero depende kung paano tayo mag-react. Yes. Bakit iba ang bilis mag-succeed? Bakit iba mabagal? Depende kasi kung paano ka mag-adapt sa situation mo. Hindi mo ba rin sabihin sa akin na, sa amin na, hindi, iba yung sitwasyon ko eh, iba yung pamilya ko eh, iba yung, ano yung ninyan ko yun? Kanya-kanya tayong sitwasyon. Ang magbabago doon, hindi yung pamilya mo. Nakuha niyo ako? You cannot choose the situation that you want. Hindi pa rin mag-uwin yun eh. May kasabihan nga eh. You cannot change your ancestors. Hindi mo pwede mag-uwin yun. Kung sino yung tatay nanay mo, hindi mo na pwede mag-uwin yun. Kung sino yung tatay, ancestors ka eh. Pati lolo ng lolo ng ninuno mo, hindi mo pwede mag-uwin. You cannot change your ancestors. But you can influence your descendants. You may not be able to change your past, but you can mold and direct your future. Yes. Are you getting? Yes. So that means, starting today, tapos na ho yung 2016, tapos na yung 2015, tapos na yung takaan. Move on na tayo. Ang focus natin ngayon, ano ang pwedeng natin gawin para baguhin natin yung sitwasyon natin ngayon? Are you getting? Yes. So, pag sinabing I, sa'yo mag-start. Hindi pwedeng lagi ka nakatingin sa apply, sa programa, ang bagal yung programa. Hindi yata para sa akin yung programa. Yung in global, pabago-bago ng marketing plan, malabo na ito. Hindi ko para sa akin. Ha? Babaghahanap ako ng kundin ng 7,000 na lang ulit. Yun na hata para sa akin. Alam nyo, kung gano'n ka mag-isip, hindi ka nag-a-adapt sa change. So, ikaw, starting with you, dapat moving on, kalimutan mo na yung nakaraan. Starting today, move on ka na. It's a new you. 2017, gusto maging sa para sa ito. Kasi ang gusto kong malaman ninyo, hindi lang naman yung 2017. Ano ang programa ng company for the next 5 years? Kasi kung ang tingin mo lang is for 1 year, alam mo, ang tawag sa'yo, slow burner type. Ha? Ang gusto ko sa'yo, ang gusto namin, yung fast burner type, ayaw namin yung slow burner. Ang slow burner yung ang tagal bago pa initim. Nakuha niyo ako? Kasi nakikita nyo niya, yung nasa harapan niya. Kaya matagal siyang painitim. Slow burner. Ang kailangan yung fast burner. Bakit nagiging fast? Kapag malayo na nakikita mo, mas umilis ka. Nakuha niyo ako? Nasubukan niyo mag-drive? Wala kang makita sa horizon. Ang nakikita mo, yung foggy. Sino nag-drive dito? Para maintindihan niyo sabi ko. Na-experience niyo ba yung umakit ng Baguio, umakit ng Tagaytay, umakit ng any hill or mountainous area, tapos foggy? Kaya mo magpabilis? Hindi ko kaya yun. Papagalan mo, bakit? Hindi mo alam kung makasunod mo eh. Kailan mag-slow ka? Ganun ang nangyayari pagka-slow burner. Ang harap ko lang makikita mo. You cannot see the horizon. You cannot see the future. Kailangan makita mo yung future mo. So, ang gusto ko marinig nyo ngayon, ano ang pwede mangyari sa inyo 5 years from now? Yun ang mas exciting. Kasi kung ngayon ka titingin, kung ngayon, please lang po, huwag. Lala ko, nakita niyo yung tsura niyo sa namin, huwag mo lang. Nakakadismaya. Nabira ha? Baka inisip niyo yung tsura. Hindi. Ang sinasabi ko, yung resulta niyo kayo, huwag mo na. At tingnan niyo, ano ang resulta niyo 5 years from now? And never ever compare yourself sa iba. Alam niyo why ang ibang tao nawawala yung joy sa kanilang puso? Bakit nawawala? Kasi chini-cheat nila yung sarili nila. How do you cheat yourself? You cheat yourself by comparing your result sa ibang tao. Ba't siya? Meron na kagad? Ako wala. Parang sabay naman kami. Nakuha niya ako? O, parang ganito. First time niya sa Boracay. Wow! Ganda ng Boracay! Grabe dito! Biglang tumawag sa kanya yung kanya. Yung pinsan niya. Hi! Mangyari, saan ko lang? Pangalan? Mary Ann. Mary Ann, kumusta? Hindi nagbaya pa kayo si Mary Ann. Oy! Pinsan! Ang pinsan, hindi ko ba pinsan? Hindi na ko lang nakikinig. Pinsan, nandito ka sa Boracay!
Grabe pala dito sa Boracay. Ay, oo, maganda dyan. Asa ka ba ngayon, pinsan? Andito ako sa Maldives. Ano magiging reaction niya? Ganun. Lahat ng joy niya, excitement niya, biglang nawala. Bakit? Kasi na-compare niya. Yung isa na sa Maldives, ikaw sa Boracay. Ano yung tsura ng Boracay? Ang pangit pala ng Boracay. Nanigintitan niyo ako? Because you are cheating yourself of your joy. So, don't ever compare yourself. Compare yourself to yourself. I. For 2017, anong program ko? There is a program from your upline. Pero ikaw, may programa ka ba sa sarili? Life is a game of chess. It's like a game of chess. Lahit sinasabi yun. Ang chess, sino marunong mag-chess dito? Chess. Okay. Sa mga marunong mag-chess, iba ang chess, hindi naman yung katulad ng dama. Na kung pwedeng kumain, ikaw ulit. Naintindihan niyo ba yan? Di ba ang dama? Hindi ka pwede, hindi, ayoko muna kumain. Ikaw muna, hindi pwede. Basta hanggang kakain, kakain ka na kakain. Ganun ang dama. Nakuha niyo ako? Ang chess naman, hindi pwede. One at a time. Tira ako, ikaw ang move ka. Plus, sa chess, touch move. Pag nahawakan mo, hindi na pwede. I-move, hindi pwede, hindi move. Nakuha niyo ako? Ang laro ng chess is that you have to be ahead of your opponent. In terms of what? In terms of defense and offense. Life is like a game of chess. Ano ibig sabihin nun? Dapat, ahead ka sa moves mo. Ilang taon ka na? Titignan mo yun. Parang ito, hindi ko sabihin exactly. Pupunta ako ng Tagaytay. There is a program that they call a cleansing program. So, kinawa ko itong doktor na to. Specialization niya is about cleansing the body. So, tayo, may products tayo. Maganda yung products natin. Pero, pinakita ko yung products natin, nagustuhan, maganda na yung products natin. But then, para mas naging effective pala yung products natin, kailangan, i-detoxify ka muna. Kaya hindi ma-absorb totally yung mga iniinom natin, kasi punong-puno tayo ng toxins. Naintindihan niyo yan? I-discuss ni Dr. Lucian sa isang special training, full-day training. Kung alam niyo yung intestine natin, di ba, yung tsura ng bituka, di ba yung mga bilay doon? Hindi na yun. Yung iba ganda din. Parang mong yung millions. Alam ko, pagka sa tagal ng panahon na kumakain ka ng mga toxins, taba, chemical, nababalutan yung mga dilay sa atin. In effect, yung mga nutrients na inumin natin na mablock, so kailangan i-cleanse. Nakuha niya ako? So this special doctor, hindi ka pala pwedeng uminom ka agad ng program niya hanggat hindi ka muna prepared. Nakuha niya ako? So ikaw, dapat handa ka. Sa chess, bawa mag-move, dapat may programa ka. Intindihan niyo ako? Dapat, ano ba ang programa? Kung di pwede, basta bahala na, kung saan-saan, hindi rin pwede. Pangalawa, pag tumira ang kalaban, okay lang yung gamitin yung term na tumira, isan-san, nababasusin ka sa akin. Pag nag-move yung kalaban, dapat ahead ka sa kalaban mo. Ano yung sabihin yun? Dapat alam mo din kung ano ang atake niya. Kasi kung hindi, ang focus mo lang sa sarili mo, magugulat ka na lang, ang ganda na lang ang tari ko, how come na? Takot pa rin ako, na-make pa rin ako, kasi hindi mo yung pinag-aalala niya, kalaban mo. In effect, ang situation natin, maya-maya, pinag-aalala niya. Last year, anong ginawa ko? Anong mga moves ko? This year, anong sitwasyon ko? Nasaan ako ngayon? Anong strategy ko? Nag-move ang kalaban, anong next move ko? Ang grandmaster, yung mga magagaling sa chess, they are 10 times ahead of their next move. Ano ibig sabihin nun? Yung mga hindi marunong sa chess, yung mga marunong lang ng konti, pag nag-move, hintayin yung kalaban mag-move. Kaya mag-move dito. Ito move. Ano kaya next move ko? Nakuha niyo ako? Mag-iisip pa lang siya after mag-move na kalaban. Yung mga magagaling sa chess, pag nag-move, alam niya na yung susunod niya move. Pag minap ko to, ito susunod ko. Nakuha niyo ako? Ang grandmaster, 10 times ahead. Ganun kalayo sila mag-isip. Kaya pag nanonood kayo ng mga mabibilis, parang nila naisip yun. Ganun kagal. Bakit? Kasi nakaprogram na sila 10 times ahead of their next move. Ganun din pala ang buhay. Ganun din ang networking. People fail simply because they are not prepared. So ngayon, piniprepare namin hindi lang yung minds nyo, hindi lang yung emotions nyo. Piniprepare namin sa lahat ng aspekto. Bakit kami mga may-ari? May-ari na.
siguro naman, di ba kailangan sabihin pang mayaman, di ba? Kaya humingahin ni Ari, di ba? Kailangan, kasi may sineminar na ako eh. Direct to the point, tinanong ko, eh mayaman ka na ba? Ano kaya siya sagutin ko? Tinanong, baguhan. Tinanong ko, mayaman ka na ba? Gano'n pa kaya amin yung taranggit ko? Sabi ko, ako po yung mayari. Oo nga, alam ko, pero mayaman ka na ba? Ano ko explain? Sabi ko, oo, mayaman na ako. Sabi niya, oh, di good for you. Nakakala ko, ano mo mag-enjoy ko, mga convince? Ano, parang yung sabihan na, edi wow, parang gano'n. Sarap na lang. Okay lang sana kung mayaman din eh. Wala nga pala. Walang kwentang tao. Karamihan ng mga ganun, yung mga walang kwenta. Kaya minsan yung mga may ingay, yung mga magagrenyan, yung mga kaklatan mo lang naman, pag may ingay, wala naman. Kaya ako sa inyo, huwag kayo papapekto sa mga ganun tao. Going back, I, first I, is to increase. So my, ang mindset nyo ngayon, for the first quarter of this year, increase ang dapat na upak nyo. And when you talk about increase, ang daming aspect yan. Increase your knowledge. Increase yung skills ninyo. Increase mo yung confidence nyo. Nakuha nyo ako? And when you talk about knowledge, ang daming aspect eh. Products, sa marketing, paano present, paano follow up. Overall, increase your knowledge. First quarter, bombard yourself about a lot of different knowledge. Attend, research, basa ka ng libro. Nakuha niyo ako? Dapat yun ang unang gagawin mo for the first quarter. Bakit? You are preparing yourself for 2017. Are you getting me? Hindi ibig sabihin nun, sabi daw, knowledge lang ng knowledge. Very quick na, hindi muna, knowledge muna. Hindi ganun, ha? Kasi sabi ko, kung mag-aaral ka, bandang August, nakuha niyo ako? Middle na, eh mahuhuli ka na talaga. Yung iba, saka pa lang nagsiseryoso, bandang August. Ang pagseryoso, start of the year. Ngayon na. This is the right time para magseryoso. Hindi yung pagdating ng middle, saka ngayon ko na nakatawin ng engloban. Ha? Hindi naman huli. Hindi ko sabi, bali. At sasabi ko lang, you are wasting your time. Are you getting? Yes! Andiyan ba ba kayo? Yes! Pala ko, kasi hindi pa ganito na ito eh. Ako, naiintindihan ko naman eh. Kasi, alam nyo, minabasa ko sa libro. Sa science, sabi, sa isang seminar na katulad na ganito, 20% na ang malilipay. Imagine mo sa dami na sabihin pala, 20% na ang malilipay. On the first 24 hours. After 24 hours, majority yung narinig mo, mawawala 5% na malilipay. Ganun pala yun! Kaya pala kahit ano, again ang mga downlines, talagang wala nang nangyayari sa buhay. Kahit ano sabihin pa, ulit-ulit ka, 5% na narinig after 24 hours. Simply because, majority daw ng attendees are here to be entertained. Nakuha niyo ako? Yung masarap yung tinig, yes, saya, grabe, power! Pero paglabas ito, ano sabi? Basta, grabe! Ano ka sabi? Ay, grabe! Hindi masabi, bakit? Kasi, we are here to be entertained. If you are a true leader and you want to learn, dapat, hindi lang 20%. Paano ni-increase yun? By being attentive? By jotting down notes? Nakuha niya ka, mag-serve ka, okay mo? And, syempre, kailangan nakikipag-call kayo, tawag ng interact. Pag may tinanong, sasagot. Ganon. Bakit? Kasi yung chances na ma-retain, lumalaki. Hindi ba kayo? Yes! So yun, ang unahin nyo gawin. Increase. Sabihin nyo nga, increase. Increase! That's the first I. For the first quarter, lagi mo sa misali mo, itong first quarter ito, increase, 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 increase. Alright? Okay, next I is take the initiative. Initiate. Okay? Ano ibig sabihin nun? Hindi itatapusin mo yung first quarter bago mag-initiate. Nakuha nyo ako, hindi ganun yun. Pag sinabi initiative, initiative, alam niyo yung sigur, siguro ng initiative? Yes. Ano sa Tagalog yun? Pusa. Pusa. May salitang palo. Hindi kailangan na may program bago kumilos. Hindi hintay mo yung upline na gawa ka ng program bago kumilos. Ikaw mismo, kapag mag-isa ka na lang, normally, alam niyo ba, kailan nagiging tamad sa tao? Kapag mag-isa siya.
kapag wala nang kita, kapag walang kasama, kapag walang babantay, pansin ninyo yung sarili nyo, kailan kayo tamad? Di ba pag mag-isa kayo? Tama rin. Kapag kayo ay nakaupo at nanonood ng TV, nakakalimutan niyo ang inulog. Hawak-hawak ang tinulog. Pag kayo natutulog, ha? Pag-ising, 30 minutes. Wala kasi yung babantay. Ako nyo ako, kailangan meron kang sariling palo. Alam niyo ang problema, bakit hindi nasasaksin? Kasi walang sariling palo. Kailangan pang paluin. Alam mo yun, parang kailangan laging minumotivate. Katulad dito, baliw ka. Pero paglabas, hindi ka naman baliw. Nakuha niyo ako? Baliw ka ng first week. Susunod na week, hindi ka naman baliw. Baliw ka lang kapag nakakalilig ka ng mga trainings. Baliw ka lang kapag may excited na katulad dito. External lang. Pero internally, hindi ka excited. Initiative. Take the initiative. Alright? And finally, the last I ng sweet topics is, ano una? Increase. Second? Initiative. And last is the most important, implement. Implement. Dito nagkakatang lahat. Depende kung paano ka mag-implement. Mabilis ka ba mag-implement? Mabagal ka ba mag-implement? Maayos ba yung pag-implement mo? Depende sa implementation natin. So magkakatalo tayo, alam saan? Siyempre sa result natin. And yung result natin, magagaling yan sa actions natin. Are you getting me? Yes! May kwento nga, dito ko tataposin. Ganun kabilisan? Then, tataposin yung introduction. Hindi, kasi may meeting pa ako sa taas, nag-iintay sa akin. Anyway, merong isang pastor, actually, hindi siya pastor. Hi, Bishop. Bina natin pastor para mas maintindihan natin lahat. Isang pastor, and binigyan siya ng task para pumunta sa isang mental hospital. Tingnan nyo nga yung katatapos na nang galing sa video. So, pinadala siya sa mental hospital. Ang goal is, syempre, as a pastor, is ipag-pray yung mga patient, and syempre, para gumaling. So, syempre, bago niya ipag-pray, kailangan malaman niya kung anong problema. So, he took the initiative na kahit mental, syempre, di ba? Sa mental patients, iba-iba ang pan eh. Iba-iba tama eh. May slight, may mabigat, di ba? Mayroon talagang matitindi. Tinayin na tabi niyo. May slight na yun eh. Mayroon may tama na talaga yan. Okay? So, unang pasok niya ngayon sa isang kwarto, eto yung medyo slight ang tama. Medyo slight. Tinayin niyo pa talagang reaction ng dalawa. So, tinignan niya ngayon isa-isa yung mga patients, pero meron siya isang kakaibang patient na nakita. Yung iba, kanya-kanya ng, di ba, sa mental hospital, kanya-kanyang trip yan. Kanya-kanyang trip, di ba? Eto, medyo slight ka ng problema. Pero yung nag-iisang yun, extraordinary, kakaiba. Ano yung bakit? Kasi gumagin yan lagi, oh. Kaya problema nito, sabi yan. So, nilapita niya ngayon. Excuse me, can I interview? Can I ask something? Okay. Sumasagot naman kasi medyo straight lang naman eh. Ano problema? Bakit umiiyak pa? Umiiyak sa kumagan niya. So, sagot niya, si Gloria. Si Gloria. Ano problema? Sino si Gloria? Ano nangyari kay Gloria? Si Gloria. Yung mahal ko. O, anong nangyari? Iniwan ako. Gloria. Sabi niya, sobrang mahal talaga niya si Gloria. Kaya lang, nasaktan, nabaliw. Iniwan eh. Nangyari na ba yan sa iba? Iniwan kayo, hindi kayo makabukod. Talaga din, binabasa mo yung text niya, tingin na yung mga picture niya. Sabi na ako eh. Hindi makabukod. 5 years na, in love pa rin siya. So si Paul, yung first patient, yun ang problema. So, pinag-pray niya ngayon. Grabe talaga. Sobrang love niya si Gloria. Sumunod, pumunta siya dun sa isang room na mas matitindi yung mga pasyente. Ay, iba talaga, iba. Mga rockers na. Kanya-kanya trip. So, lahat yan, iba-iba ang trip. Pero pinapasin na naman siya. Kakaiba naman to. Alam niyo bakit? Inuutog ni Pulo sa kader. Inaampas habang umiiyak. So, nilapitan niya ngayon, ha? Excuse me. Ano problema? Bakit inutog niya? Inutog niya. Tapos narinig niya, Gloria din na siya sabi. Gloria!
sumama ni Gloria. Sumama ang Lord. Yung isa, pinakasala si Gloria, mas sumama ang Lord. So, iba-ibang reaction na mga tao. So, you never know, pwede yung problema mo ngayon, para sa iba, baniwala. Sa'yo, masyadong dinidibdib. Nakuha niya ako. Yung sitwasyon mo ngayon, tingin mo, parang overwhelmed ka na. Pero sa iba, ayan lang, pinagdaanan ko na yan, buko na. Ladies and gentlemen, your past is past. Kung ano man nangyari nun, tapos na po yun. Yes, we've created a lot of mistakes. Lahat tayo nagkakamali. Di ba naging tatay ko yan? Alala niyo? Everybody make mistakes. Regardless kung ano ang mistake mo, still, no one can judge you of your mistake. Why? Kasi lahat tayo nagkakamali. Tama? Kahit ano pa mistake mo, may sarili siyang mistakes, do not judge me. Clear? Ang importante is mag-move on tayo sa mistakes natin and forget about it and learn from it. Clear? Guys, remember this. Kung ang tanong nyo sa amin, ano ang future namin sa inyo? Yan ang laging tanong. Ano ang future namin? Ito, sagot ko lang. Tatlong bagay para ma-determine kung ang future mo. First, ano ang mga information na pinapasok sa utak mo? Kung lagi yung pinapasok utak mo is puro kalokohan, kanya ko, yung mga libro binabasa mo eh, puro kapaskusan. Eh, alam mo na ang future mo. Ganun na kasimple yun. Depende kung anong pinapasok mo sa utak mo. Informations. First is the information. Second, the people that you listen to. Kanino ka nakikinig? Sino lagi mo kasama? Gusto mo lang ang future mo? Titingnan natin sino kasama mo. Sino pinapakinggan mo? Sino lagi mong pinapakinggan? Nakuha niyo ako? Yeah. And third, the decisions that you will make. So, meaning, bakit yung iba, anak ng mayaman, maayos ang buhay, maganda ang programa sa buhay, and yet, yung anak nila, sira ang buhay. Meron pa nga eh, may kilala, pastor. Pastor ng church, napakabait. Maayos. Walang problema. Pero yung anak, sira ang buhay. So, hindi ibig sabihin nun na hindi niya dinidiscipline anak niya. Yes, dinidiscipline niya. Lagi yung bagi ng church eh. Lagi yung kasama ng mga Christians. And yet, sira ang buhay. You know why? Kasi kahit anong gawin natin, kung ang decision mo ay supply, supply pa rin lahat. Clear? So, lagi mo titignan. Ano ang future mo? Tatlong bagay. Anong information na pinapasok mo? Kanino ka nakikinig? At ano ang decision mo? This 2017, kung lagi kayong umaatid ang training, kung lagi kayong nakikinig sa upline, kung lagi kayong merong mentor, alam ko na ang future mo. Second, kung lagi ka nagbabasa ng libro, kung lagi kang nagre-research sa Facebook, sa YouTube, ng mga positive ideas, alam ko na ang future mo. Kung maayos ang decision mo sa buhay, alam ko na ang future mo. Pero, kung ang mga information na pinapasok mo sa utak mo, eh puro kabaliktaran, kabastusan, kalokohan, alam ko na rin ang future mo. Tignan niyo yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, alam ko na ang future mo. Dahil ako, alam ko na rin ang future mo. Sabi nung isa, ikaw yata ang future ko. Ano yung ano sabi sa akin? No? Sir, I think you are my future. Gusto mo makahanap isang katawang katulad ko? Yes! Nakapagalataan. May biro lang yun. Segway lang yun. Anyway, going back. So, ang last question dito is, saan pupunta kayo global? 5 years old na. Kami mga owners, hindi naman sa pagmamayabang. Pero, before, ang mindset ko, after 10 years, kasi sabi ng isang timonist na narinig ko na sobrang yaman sa networking, sabi niya, if you're going to stick with a networking company for the next 10 years of your life, you are going to accumulate a huge amount of money that you've never think of beyond your wildest dreams. Ulitin ko, English. If you're going to stick or stay with a networking company for the next 10 years, ang ibig sabihin nun, for the next 10 years, hindi yung sali-sali ka ng ibang company, hindi rin yung ningas-hugon ka. Pag sinabing 10 years, first year pa lang, hataw na. Nakuha niyo ako? First year pa lang,
Big ikaw doon, hindi yung bumataw ka on the 5th year or the 6th, hindi. First year pala, dire-diretso yun. For the next 10 years of your life, you are going to accumulate, kikita ka daw, a huge amount of money. Bonggang-bonggang pera. That you never think of, na hindi mo akalain na mangyayari sa'yo. Na hindi mo lang naisip. Beyond your wildest dream. Ang sabi doon, hindi dreams. Wildest dreams. 10 years. Alam niyo, nangyari sa mga top distributors ng Amy. Nangyari sa akin mismo personally. You know what? Ito sabi ko sa inyo. Yung 10 years na yun, binibreak ko na 5 years na lang. Because of the program of the company and the program that your uplines are creating for you. Yun ang future mo. Yung 10 years na yung trabaho, 10 years, gagawin mo na ng 5 years. Eh kung mas sumato ka pa na mas matindi kaysa kanila, edi yung 5 years na yun, paikliin mo pa. Nakuha niyo ako? Yeah. There is no reason bakit hindi ka hahataw. You know why? That every month na pinapalagpas mo at hindi ka umahataw, alam ko na ang future mo. 5 years from now, ano yung chile mo? Sayang. Sana inodo ko na dati. Yun na sasabihin mo. And you cannot return, you cannot go back to the past. Hindi ko pwedeng rewind eh. Alam ko ang buhay, kung pwedeng rewind, marami sa inyo na-rewind. Oo, paano rewind? Sana hindi ko siya pinakasal. Sana nag-engloban na ako noon pa. Yung nag-uusang engloban. Di ba ganyan ang mindset nyo? Sana downline ko yan si Joseph. Downline ko si John Asperin. Yung iba mas malala. Sana ako may-ari ng engloban. Gusto kong i-rewind ang buhay. You can never rewind your life. Yung iba naman, noon naiintindihan ng totoong networking, especially sa engloban, hindi gusto i-rewind. Anong gusto? I-fast forward. Yun ang totoong leader. Yung gusto i-fast forward. Ano yung gusto i-fast forward? Yung, alam ko na future ko eh. Alam ko magiging katulad din nila ako. Alam ko eh magiging top din ako. Alam ko yayaman din ako. Alam ko magkakotse ako, magkakabayan. Alam ko, naniniwala ako sa sarili ko. Ano yung sabi ng fast forward? Gusto kong marating na. Excited na ako marating yan. Every day of his life, ginagawa niya lahat kasi alam niya, papunta na siya doon. Nakuha niyo ako? That means, clear sa kanyang vision yung pupunta niya. Di ba pagka nakikita mo na, kala mo sa mga marathon runners. Di ba pag tumakbo, sa umpisa medyo hindi pa ganun kabilis. Ano na ba kayo sa Olympics? Pag malapit na, kung kailan mga 100 meters na lang, kung kailan pagod na, doon na umahataw ng sobra. You know why? Kasi nakikita nila yung finish line. Clear na sa kanila. Kaya pansinin niyo yung mga runners, pagdating nung malapit na, nag-uuna, binibigay todo lahat. Kasi clear na sa kanila yung finish line. Kayo, clear ba sa inyo yung finish line sa inyo? Yes! Ganyan, naglilakad ako sa inyo. Parang nagisip pa eh, ano ba yung clear? Clear ba sa inyo ang future nyo sa inyo? Yes! Alam nyo, dinesign ng Aim Global na lahat kayo pwede mag-succeed. Dinesign yun. Nag-differentiate na lang kung paano ka tumakbo. Gano'ng kabilis tumakbo. Ang sa akin lang, bukas ba eh, sisikat ang araw? Yes! Tanyo, hindi kayo sigurado? Sisikat pa ang araw bukas? Yes! Sigurado kayo? Yes! 100%? Yes! Gano'ng kayo kasigurado na sisikat ang araw bukas? Sigurado kayo? Eh, paano ko din na sisikat ang araw bukas? Pwede sumikat, pwede ka kasama. Kami na nakakita, ikaw hindi na. Bakit? Wala ka na eh! Gano'ng kasigurado? Are you sure with your future? Yes! Alam niyo, doon nagkakagalo. Kung siguradong-sigurado ka, nasisikat ang araw bukas, maniwala ka sa akin. Kung ano ang sikat ng araw bukas, ganun kasigurado ang pagsikat mo sa info. Hindi mabilis, hindi mabagal. Regardless kung sino yung mabilis, sino yung mabagal, ang importante, darating ang panahon mo. Yes, may nauna. Yes, may nagsucceed na. Ito sabi ko sa'yo, your time will come. Your time will come. And when that time comes, believe me, you will rise. Yes. And when you rise, you will shine. Yes. And when you shine, believe me, together we will shine. Yes. Yes.
kalimutan sa sarili ko. Alam bakit? Imagine mo, nag-shine na ako, gusto pa mag-shine. Anyway, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is this. If you want to predict your future, if you want to create your future, if you want to see the future, start it with them. Huwag nyo na pagpabukas pa. Huwag nyo na pahabakin pa. Kung baga sa boxing, alam mo mananalo ka eh. Itodo mo na. Patumbahin mo na yung kalaban. Iba kasi, bago manalo, nagpabugbog muna. Nanalo ka, bugbog sarado naman. Di ba? So ganda yung, tapusin mo na, isang pagsaka na lang. Todo na to. After naman, no, tapos na. Nakuha niyo ako. Tanoyin niyo mga ka-apply niyo. Mga nagsaksi. Alam mo, ang pag-uulitin yung buhay nila, alam mo, kaya pala nilang ulitin. Yung kinabaw ng 10 years, kaya namin ulitin ng isang taon, dalawang taon. Yung pain na dinaanan namin, uulitin namin okay lang. Lahat ng injan, lahat ng tao is dugo, pagod, lahat. Uulit namin, pwede. You know why? Kasi alam namin, ito yung future namin. Yun ang reason, bakit ganito pa rin ako? Bakit kami nga masipag? Bakit kami nagtatrabaho pa rin? Mayaman na. May ari pa. Bata pa. Hindi ba naman ako katanda? Ang sayo, ang sayo. Ano, hindi ko narinig. Kayo ulit. Hindi naman. Parang pala nyo. Dito lang ako narinig ng salitang ganyan. Dito lang ako narinig. Kasi yung iba kasi sabi, sobrang gwapo. Gwapo lang eh. Anyway, did you learn a lot tonight? Yes! And gusto kong ulitin yung training. Actually, to be honest with you, hindi ako prepared ngayon. Totoo. Kasi, ang pinipare ko, yung karusapin, kinausap namin kanina, doon nakapokus ang mind ko. Pero nag-promise ako kay Joseph, sige, pumunta ako. Kasi akala ko, share lang. Eh, alam nyo, kami mga networker, pag hinumawak lang, hindi na kami mapigilan. Oo, alam nyo bakit? Kasi, from the day na kami naging networker, lahat ng mga experience namin, lahat ng mga trainings namin, hindi dito na sa amin eh. Hindi na mahugugot yun. And that's the reason bakit kami ganito. Na kahit anong gawin, hindi kami mapigilan. Habit na namin. Alam niyo yung topic ko? Habit na namin eh. Pag ang success pala, isa habit. The reason why a lot of people fail, kasi hindi nila habit ng success. Ano habit nila? So, kung titignan mo ang buhay nila, ba't parang lagi mo lang nangyayari sa buhay ko? Ba't parang paulit-ulit lang nangyayari sa akin? You know why? Kasi habit mo yun eh. So you have to break your habit. Tapusin mo na. Baguhin mo na yung habit mo. Umpisahan mo na ngayon. Gawin mong success. 95% of your habit determines your behavior. Meaning, yung mga decisions mo sa buhay, yung mga actions mo, yung mga reactions mo, based yan, 95%, sa habits mo, kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, kung paano ka tumingin, doon naka-base yun. And your behavior determines your success. So, in effect, ang success is habit. Are you getting? Yes. So, meaning, kung gusto nyo talaga maging successful, umpisahan nyo with the proper habit.